Hi mga ka-farm, 6 trading days to go at mukhang nagsettle na si Miss Market above ng Darvas Box. At tuloy pa ding dinodominate ng port liners ang ating merkado. Dalawa ang nag-breakout sa top 5 picks natin kanina. Check natin yung trade plans natin sa kanila. At ispatan din natin ang ating top 5 picks for Friday. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Kanina, dalawang nag-breakout sa ating top 5 picks, si KPPI at si ABA. Check natin yung mga chart nila. KPPI. Kala ko malaki yung i-gigain ito ng KPPI. Naglampas 10% gain siya kanina, kaso nga lang, di nagtuloy-tuloy. Madami nag-take profit. Ito yung plan natin kay KPPI. Breakout level niya is 7.10. Bibili tayo 7.11 after niya mag-breakout. Possible TP natin. Saktong-sakto. Ayun, guys. Doon siya nauntog. Kung nakabili ka dito sa breakout, pwede ka sana nagbenta dyan. Possible TP natin, 7.89. Possible gain is 11.36. Cutloss natin, 6.89. Adjust natin yung cutloss ni KPPI. So, tingnan natin ang current price niya. 7.36. 7.13. Halos taas siya ng Darvas Box natin. Ina-adjust natin to guys para alam nyo kung saan kayo pwede magbenta after tumaas ng stock, para kung nagkakabusan man kagaya nito kanina, alam nyo kung saan yung inyong sell level. Ito kung umabot ka sa peak nito, benta ka dapat ng 4%, 7.56. Tingnan natin yan. Ang pinaka-high niya is 7.87. Ang benta mo dapat 7.63. Yan guys, dyan. So, na-protect mo yung gain mo dapat. Itong binaba nito, 3%. Dapat na-secure mo na din yan. Kung sinunod mo itong stop natin na 4% pag tumataas yung price ng stock. Ayan si KPPI. Sa pang nag-breakout, si ABA. Guys, nag-breakout si ABA. Gain niya, 4.23%. Breakout level niya is 0.72. Bibili tayo 0.73. TP natin, 0.82. Saan natin siya nakuha? Ito sa mga support nitong mga candle na to. Tapos sa resistance nitong candle na to. Possible TP natin is 0.82. Possible gain, 13.84%. So, ganun din si ABA kanina. Mukhang uso yung pag-take profit kanina.
Pero si KPPI tsaka to si ABA, magaganda yung volume niya nung nag-breakout. Kaya mukhang may continuation pa sila. Cut loss natin, 0.70. Adjust na natin siya. So, ang reference natin is 0.74. Current price niya. So, malapit lang guys. Ganun kapag mga port liner, mga konting kibot, cut loss muna. Okay, yan si ABA. So, ito yung ating top 5 picks for Friday, December 18. BDO, Seb, Eli, LC, tsaka si SM. Check natin si BDO. So, ito, index. Blue chip tayo. Si BDO, kagandahan sa kanya. Kung ito yung titignan mong high niya, nag-breakout na siya dyan kanina. Ah, kahapon pala, nag-breakout na siya dito. Pero ito na yung bago natin tinitingnan. Yung high niya nung March 2020. Ilang months yan? Ito yata yung price niya bago mag-COVID eh. Or after mag-COVID, nung nag-bounce siya dito. Check natin yan. So yung darkest box niya, medyo malaki. So, gusto natin itong mga ganito kasi parang long consolidation siya. Matagal niya bago na-break itong high na to. So, March, mga 9 months. Breakout level natin. 115.80. Ito yung buy natin after niya mag-breakout. Possible TP natin dito. Guys, medyo malayo-layo na. Ang pinaka-significant na nakikita ko dito sa malapit ay itong hanap tayo guys ha. Ito. So, tatlong candle yung tinamaan. Nag-resist dyan. 139.20. Possible TP natin. Tapos possible gain natin dyan. Yun, medyo malaki-laki guys. 20%. Malaki-laki din kasi yung gap nito. Cut loss natin kay BDO. 115.80 ang entry. One 12.20, 4% cut loss. Testing natin. Below average yung volume niya kanina. Tapos ang RSI niya nasa 72 na. Tapos yung price niya malapit na sa breakout level. Tingnan natin si BDO kung mag-breakout bukas. Next natin,
si Seb. So si Seb bumalik lang. Pero nag-breakout na siya dun sa box na ginawa natin dati sa kanya. Pero ito na uli yung titignan natin, yung bigger picture. So itong high niya dito, from ano siya, April. So medyo matagal-tagal na din. So yun na yung magiging bagong box natin. So binibreak na ng mga stocks yung mga dati nilang high. Mga medyo malalayo. Yung box natin ngayon kay Seb. Medyo malaki din siya. Tapos yung price niya nasa breakout level na pala. 54. Buy natin. 54.10 after niya mag-breakout. Tapos kung mababasag niya tong high na to, medyo malayo-layo na yung significant resistance nito. Hanap ulit tayo. Ito, mukhang okay dito. Kasi tinamaan tong candle na to. Tapos dito, nag-resist yung dalawang candle. Target TP natin. Possible gain natin dito kay Seb. So malaki-laki guys. 40%. Halos walang harang. Tingin ko may harang lang dito ng konti. Pero malaki pa din yan. Tapos ang ating cut loss. Yan si Seb. RSI niya nasa 70 na. So kung magbe-breakout to dito sa box na to, above 70 na yung kanyang RSI. Tapos yung volume niya kanina, yun, above average. Medyo maganda. Tingnan natin si Seb kung magbe-breakout na bukas. Next natin si Ellie. Si Ellie, ayan guys, nauuntog siya dito sa level na to. Yan yung gagawin nating resistance natin or taas ng Darvas box. Gawa natin siya ng box. Kasi yan kanina, may volume siya. Above average, RSI niya nasa 64. Tingnan natin kung mag-above 70 yung RSI niya, kung mag-breakout siya din sa box niya. Yan guys, maganda. Kung mag-break niya tong level na to, merong significant resistance dito, tsaka dito. Check natin. Ito, 5%. Pero ito yung target natin. 11%. Breakout level muna. Breakout level natin is 0.35. Bibili tayo. 0.3550.
Nasa ang kanyang possible TP 0.39. Siguro guys, ngayon alam niyo na yung mga galawan ng mga portliner or basura stocks. So ingat kayo dito sa mga ganito. Isang galaw nito, medyo cut loss na kayo kaagad. Tignan natin yung cut loss level niya. 0.3550. Cut loss natin dyan. 34.40. percent cut loss. Tapos kanina, ayan, mukhang 2 weeks na siya nagbi-build up ng volume. Tapos RSI niya 64.65. Tingnan natin kung magsi-70 siya pag nag-breakout. Guys, yan si Ellie. Next natin si LC. Lepanto Consolidated Mining. Pakita niyo yung volume niya. 2 days ng ganyan. RSI niya nasa 64. Gawin natin siya ng box. Yan guys, makikita nyo uli yung resistance natin dito, yung taas ng Darvas box. Tinamaan niya din tong high dito. So, anong date yan? July. July. So, medyo matagal-tagal na din yung hindi nababasag yung resistance na yan. Tinry niya noong November. Baka maging successful na siya ngayong December. Nabasagin yung box na yan. So, ayan, maganda yung volume, kaya mukhang may pag-asa. Breakout level natin dito. 0.1720. Bibili tayo, 0.1730. Ito yung buy natin. Guys, dati hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Subaru stocks. Nung pala, parang katunog kasi siya ng basura stocks. Now I know. Tapos hanap tayo ng possible TP natin. Medyo malayo-layo na yung susunod na high niya. Kuhain na lang natin dito. Initial TP natin dito at age. Possible gain 10%. So 0.1890. Possible TP. Check natin yung cut loss ni LC. 1730 4% cut loss.
Okay guys, yan si LC. Last natin si SM. So index ulit tayo, index stocks. Si SM may babasagin din yata ito ng... Ayan guys, malayo na yung susunod niyang resistance. Or susunod na high niya, malayo na. Ito yung bagong box niya. Breakout level niya. 1,100. Bili tayo after niya mag-breakout. 1,101. Yan yung kanyang possible TP. Yan guys, maganda to. Maganda yung chart ni SM. Magkakalayo yung mga high niya. So, unti-unti niya nang binabasag yung mga high. Ito, November. Dito, January. So, tingnan natin, kukuhain natin to. Or baka yan na yung ano niya. All-time high? Oh, parang yun na yung all-time high pala ni SM. Malapit-lapit na. Mag-all-time high ito si SM, kuhain muna natin itong current ATH niya. Malapit-lapit na yan guys. 3% na lang. So pag ganyan, mag-set na lang kayo ng 10% for your initial TP. Hanap tayo. 1,101 si SM. Ito yung 10% nyo. 1,226.50. Sabihin natin 1,226. 1,226. Yan. Ito yung 10%. So, possible TP natin to. So, reference lang yan, guys. Pero gagamitin nyo pa din. Kunyari, tinamaan yan. Pwede kayo mag-sell ng portion ng inyong position. Take profit. Tapos, andun na din yung ating cut loss. 1,066. Ito. 4% cut loss natin. Pero hindi ko alam guys kung magpaparabolic to ah. Pag ano kasi, pag index stocks or mga blue chips, mabagal lang yung galaw. So ayan, eto, nag 11% siya dito. So mga ganito siguro, kayang-kaya niya yan. Kung mababasag niya tong all-time high niya. Baka kayanin niya yung parabolic na galaw. Ganyan ito, 11%. Magandang-ganda. Ito. 9%. 9%. Ayan. 11% yung nakita ko. Tapos kanina, may volume siya ng konti. Above average yan. Tapos sa RSI niya, nasa 62 na. So, small allocation tayo kung nag-breakout siya ng hindi mataas yung volume and hindi nag-above 70 yung RSI.
Guys, yan si SM. Last ng ating top 5 picks bukas. So, next segment, questions and requests. Entry point. Pag nag-breakout EO, diba, boss, mag-buy or pag na-hit na yung exact entry price, set, tsaka ako pa pumasok. Kung papasok ako sa entry price during breakout, paano kung mag-false breakout? Okay, try natin guys. Explain. Mahirap talagang topic tong pagbili. Kasi nasa personality nyo yan eh. Kung nababantayan yung stock, so kung diligent kayo nagbabantay ng stock, pwede kayong bumili sa opening. Kaso hindi ko siya sinasuggest, kagaya nung kahapon, na-explain ko. Kasi very volatile yung mga price pag open ang market. Tataas siya, tapos biglang magsiswing down or magpo-pull back. Check nga natin ito sa SM. Try natin 3-minute chart. Ito. So, yan. Yung sa SM nag-gap up. Gap up. Tapos, bumaba pa siya. Tapos, habang nagko-consolidate siya, kung kaya nyo magbantay ng 3-minute chart, gawa kayo ng box. Diyan kayo makakahanap ng entry. Yan, pwedeng entry nyo dito. So, ano tayo? Lower time frame. Kung nag-entry ka dyan, tumaas siya. Tapos nag-support ulit dyan sa level na yan. Tapos tumaas na siya ng diretso. Tignan natin ito si SM. Kung hanggang sa saan tumaas. Ayan. Yung dire-diretso na siya. Hanap lang kayo ng entry level nyo. Mahirap kasi naghuhula. Yan, ito, nag-gap up. Pag hinulaan mong ito na yung dito ka nabibili na walang basis, na inisip mo lang, baka maiwanan ka. So, tawag dun FOMO. Gawa ka ng process. Ayan, gawa ka ng, kunyari, 3-minute chart, gawa kang box. Pwede din dito. Pwede din ito box mo. Sa ilalim. So, legit naman na box yan. Kasi nagkaroon siya ng resistance dun sa taas. Tapos pag nag-break, pwede ka nang bumili. Tapos kung natatakot kayo sa false breakout, mag-tranche buying. Kunyari, ano, meron kayong 100,000. Unang bilhin nyo lang, 50,000. Tapos kung mako-confirm siya sa EOD, kunyari dito, kung gusto mo talagang humabol sa umpisa, tingin mo, tataas to. Pero ganyan, guys, ganyan yung FOMO. Walang basis yung pagpasok. Iniisip lang na tataas pa siya. Kasi nag-gap up or something, or may balita, walang process, diba? Iniisip mo lang, tataas siya. Kasi, ayan, nag-gap up nga. Pero kung ako, ito, gagawa ako ng box ko. Lower time frame. 1 minute, 3 minutes, or 5 minutes na chart. Tapos kung mag-breakout yan, saka ako bibili. Kung gusto mo naman, kung sa day chart ka titingin, kunyari si ano, ayun sa atin pala, KPPI. Si KPPI. Ito yung breakout level natin. Malaking box siya. Kung nag-breakout sa open, mukhang gap up siya. Ito yung open niya. 720. Nag-gap up. Gusto mo nang bumili, bili ka lang ng kalahati. Kalahati nung usual na pambili mo. Kunyari, yun nga, 100,000 o kaya 20,000. Kunyari, 20,000 yung pambili mo. 10,000 lang muna. Tapos hintayin mo nang
mag-EOD bago ka bumili nung another 50% mo. Ayan, malapit lang siya. Pero kung ako dito, nakabenta na ako ng konti dito sa, ano, sa taas eh. Kahit na nag-test buy lang ako, magbibenta na ako. Pero pag EOD naman ang pasok mo, pwedeng full allocation ka na. Kunyari, 20,000 yung pinangpapasok mo palagi. Pwedeng ganun na kagad yung pasok mo kung EOD. Kunyari, yan, nag-EOD siya sa 7.36. Tapos nakita mo, may volume siya. RSI niya, nasa parabolic level na. Kaso nga lang, ito may weak. So, may mga nag-profit taking. Pag ganyan, baka magdalawang isip ako mag-EOD. Pero kung gusto mong pasukin yan, okay pa naman kasi breakout din siya. Baka may mga nag-take profit lang na ipit dyan. So, ganun guys. Kung gusto nyo pumasok ng maaga, kahit 50% lang muna ng allocation nyo. Tapos, hintay nyo na mag-end of day. Or kung makakabenta ka na, kunyari, nag-tick dito. Tapos, napa-stop ka. Kasi, inabot ng 4%. So, kita ka na din, di ba? Saan nakita mo dyan? Around 5% na din, di ba? So, may kita ka na yan. Or kung, kagaya ni isang, ano natin, si Aba. Si Aba, ito, late nag-breakout. Tingnan natin yung 3-minute chart niya. So, nag-breakout si Aba. 72, ayan. Breakout level natin. Nag-breakout siya nung 11.33. O, halos end of day na yan. So, hindi ka na bumili sa umpisa, di ba? May umpisa nito. 17. So, nag-gap up din pala siya. Or, tumaas din yung price niya. 9.30. Sa breakout level. Kasi hindi siya lumalabas sa breakout level, di ba? Yan. Nasa breakout level siya. Then, finally, tapos bumaba pa nga yata ito. 69. Tapos, ayun, 11.30, nag-breakout na siya. Pwede ka nang bumili dyan. Nakita mo, 11.30, di ba? Tapos, hindi pa siya end of day. Kung ang end of day natin, 12 o'clock. So, pwedeng 50% lang yung allocation na ilalagay mo dito. Kung 20,000 ka, 10,000 lang muna. Tapos, na-confirm yung breakout niya, 74. So, nakabili ka sa 73, tapos 74. Oh, okay yung average mo yan, mga nasa 74. Or, kalahati niya 74, tsaka 73. Hindi ko lang alam yung mga charges, kung magkano abutin. Pero nakabili ka na sa breakout. So, makikita mo yung chart niya. May malaking wick din, pero pasok dun sa criteria natin. Malaking volume, RSI, above 70, nasa parabolic state na siya. So, ayan guys. Ganun lang. Kung natatakot ka mga false breakout, huwag kang maglalagay ng malaki ka agad pagka-breakout. I-trunch mo siya. Try natin si sino ba yung tumaas tsaka bumaba. Hanap tayo si Brown. Sige, si Brown. So, ang breakout ni Brown. Ang breakout ko pala dito kay Brown, nilagay kong breakout sa kanya, 1. Full number is a resistance or a support. Kaya yan, 1 yung nilagay kong breakout ko sa kanya. Kung bibilay ko sa kanya, tapos hindi ako sigurado, naman pa siya sa 1, 50% lang ilalagay kong allocation. Kaya naman nag-breakout ko si Brown. So, asan na yung ating 9.30? Ito, 17. So, asan yung 1? Ito. Ayan, nag-breakout siya sa 1. Around 9.48, kung gusto kong pumasok dyan, 50% na yung lalagay ko. Para sigurado, tapos hanap ako ng
reference ulit. Yan. Pag nag-breakout yan, bibili ulit ako. Kanyari, 1.06. So, dalawa na yung entry ko. 1.01, 1.06. So, around nandito yung aking average. Assuming lang, kasi hindi ko alam yung mga piece. So, meron ka pang ano, halos 9% na gain. Tapos, nag-umabot yung price mo dyan sa peak. Tingnan mo kung saan ka magbibenta. 4%. Dito. Ito yung na-stop mo. Hindi mo napababain dyan. Meron ka pang almost 5% na gain. So, ganun lang guys. Hanap kayo na reference nyo palagi. Huwag yung blindly na papasok. Kasi mahirap yun. Ang strategy nyo dun, hupang strategy nyo dun, maasa kayong tataas. Walang ibang strategy. So, ano tayo? Process. Process yung ating trading dapat. Makakachamba ka ngayon kasi ang dami tumataas. Kaso nga lang, paano na pag nag-bear market or hindi na ganyan, hindi na tumataas yung mga basura stocks. Balik ulit tayong process, ano? Process driven yung mga trades natin. Babalik ka na naman sa umpisa kasi baka makuha mo yung habit ng pagpasok ng walang plan. Hey guys, may isa pa. TY sir, okay po bang okay pa kaya habulin si SEC? So ayan, humabol siya 15.22 tapos ngayon 14.84 na lang. Nanat si SEC. Guys, pag ano pala, pagka trading hour, wag muna kayo magtatanong ha, kasi ano yun, medyo busy. Dapat focus tayo sa trading pagka trading hours. Tapos, itong habol-habol, may mga bago naman tayong top 5 picks. May mga magbe-breakout yan. Pwede nyong, yun ang bantayan nyo. Tapos dito, sa top 5 picks, hindi nyo siya kailangan bantayan lahat pala. Kaya, pili lang kayo dyan, guys. Kunyari, si Ellie lang titignan nyo para makapag-focus kayo. Or dalawa dyan, si Ellie or si LC. Kung gusto mo, blue chip, dalawang blue chip. BDO tsaka si SM, magkapatid. Bantayan nyo lang. Makikita nyo naman, meron kayo yatang, kung nakikita nyo yung watchlist nyo, makikita nyo naman kung sino tumataas dun eh. So, sino yung mga tumataas, yun yung babantayan nyo. Kunyari, tumataas si Ellie bukas. Focus na lang kayo kay Ellie. So, hindi ko sinabing tataas si Ellie bukas ha. Magre-react lang tayo pag tumaas yan. So, kung sino tumaas yan, magre-react lang tayo. Okay, tingnan natin si SEC. Day chart niya. Actually, pwede pa naman humabol kay SEC talaga. Kasi, andun siya sa breakout level na malakas. Parang nag-support lang yan. Ayan na yung support niya. Kasi ito nga, paliwanag natin kagabi. From June, ito yung high niya nung June. So, mahaba na yung consolidation niya. Tapos, nag-settle dyan yung price. 14.70. Ilang percent ba binaba? Please, teka lang, saan ka ba bumili? Teka lang ha. Bumili ka 15.22. So, medyo malayo na. Ano sir, halos taas. Medyo malayo pala. So, di ko alam kung ano yung plan mo, ba't pumasok ka sa 15.22. Kung nag-intraday ka na chart, 3 minute chart, or kung kasi ayan, ilang percent ka na? Halos 4%, halos cut loss ka na sir, pero kung ako, eto, maintain ko siyang bumaba sa box bago ako mag-cut loss. Kasi ito,
Parang na-establish niya kanina, yan yung support. Kasi isang candle pa lang yan, tingnan natin susunod na candle. Pag bumaba dyan yung susunod na candle, mukhang mahina yung support na yan. Kung ako, baka isipin ko na mag-cut loss pagka na-breach niya uli yung support na yan. Yung taas ng Darvas box natin. Tapos guys, yun nga, huwag masyadong habol ng habol. Ano tayo, maghihintay tayo kagaya nito ni SEC. Pwede tayo maghintay eh. Breakout yan. Nag-breakout kahapon, bumili ka ng EOD. Yan, nagbili ka ng EOD. Nag-gain ka ng konti lang. Tapos bumalik na siya. Pero hindi ka pa loss niyan. Kasi, kung dito ako nakabili sa breakout, parang per play pa din siya. Nag-support yung ating Darvas box. So mukhang maganda ito yung support niya. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa kay SEC. Tapos yung possible gain nyo dito, medyo mataas pa din. Tingnan natin to. Malaki-laki pa. Kasi yan na yung pinakamalapit na nakikita kong may resistance. Tapos mukhang mahina pa yan kasi dalawang candle lang yung sinerb niya. Mukhang dito yung malalakas na resistance. Around here, 20.16. Medyo malayo-layo pa yan. So, SEC, kung nakabili ka dyan, sir, pag bumalik ka sa box, benta ka na lang. Tapos, entry ka na lang uli. Ito na yung bagong ano niya, breakout. Or sa 15. 15 ka na papasok. Paglampas ng 15, kasi yun nga, full number, resistance siya. Paglampas ng 15, pasok ka na lang uli. Tapos, mukhang maganda pa naman ano nito ni SEC. Malaki yung potential niya. And iwasan natin ang mag-a-ball. Ano tayo? Abang tayo ng mag-breakout para maganda yung entry natin. Okay guys, yan ang ating questions. Thank you kay Sir Ronel tsaka kay Sir Dark Blader. Doon na tayo sa ating FYI stocks si MG. Mukhang medyo matagal yung ating video. Lagi nyo nakikita sa aking mga charting, gusto ko yung mahaba yung consolidation. Ito yung kanyang breakout level. Tapos meron pa yata isang level dito, tingnan nga natin ito. Ayun, kamama siya doon. So, dalawang beses nyo na tinamaan yan. Tingnan natin yan. 25.50 yata. 25.50. Pag nag-breakout yan, meron pa siyang isang peak dito. 6%. Tapos ang sabi natin, pag mahaba yung consolidation, medyo malakas yung breakout. So, uso pa naman yung mga ganitong stock. Baka maging malakas yung breakout nito. March 2018 pa to. Itong high niya. So, mahaba-habang consolidation to. Ito naman, yung high niya dito, 2019. Tingnan natin. Yan, nagkaka-volume siya. Tapos, nung nag-red candle, nakikita nyo, maliliit yung volume ng red candle. So, mukhang may pag-asa to si MG. 22%, 10%. Baka meron pa to. Tingnan natin guys. MG, bantayan natin. Next natin si MM. Si MM naman, swing trade. Yan. So maganda siyang i-swing trade. Kasi nga, naka-AOTS pa din siya. RSI niya, nasa 60 pa din. Mas malaki yung box niya. Okay. Yan. So, first engulfing candle. Ito yung breakout natin. Engulf niya dapat tong candle na to. So, bibili tayo 5.91.
as possible gain natin. Around 7% pa kung magbibenta ka dyan sa taas ng Darvas box. Okay, yan si MM, isa sa mga binabantayan natin. FYI stocks. SSP, gumalaw na si SSP kanina. Pero tingnan natin yung bigger picture niya. So, ang ganda ng volume, di ba? Nakaiba yung volume niya. Kaso yun nga lang guys, may mga nag-take profit na naman kanina. Kasi guys pala, paalala. Ande, mamaya na ipaalala, sige. Tapusin na natin to. So, ito yung breakout level natin dito. Of course, sa taas na lang pala, guys. Taas na lang natin kuwain. Yan, para high niya ng matagal. This is February. Ilang months na yan? Almost 10 months. Pag na-break niya yan, actually, na-break niya na kanina, kaso bumalik. Pero mukhang meron pa siya. Kasi ang ganda nitong candle na to. Mukhang may mga nag-take profit ng kanina ulit. Okay. SSP! Kasi BSC, si Basic. Check natin si Basic. So, ayun. Ang ganda ng volume din, guys. May mga nag-take profit. So, ang laki ng week kasi. Kasi Basic, medyo malayo-layo na yung kanyang susunod na high. Ito na. So, mahaba din yung consolidation. So, March 2007, nung huli niyang napuntahan tong high na to. Malayo-layo, guys. Pag nakuha niya yan, halos parang blue sky na uli tayo. Munti ka niya ng mga breach yan kanina. Tapos ang ganda ng volume. Tapos guys, ito pa isang technique. Pagka gusto niyo makita kung sino yung mga magdami na nagkaka-interest na traders sa isang stock, punta kayo sa market status. Tapos makikita niyo dyan, diba? Puro ano yan? Puro, halos puro blue chip. Pero makikita nyo kung sino yung mga third liner, fourth liner na binibigyan pansin. Madaming bumibili. So, si Basic, si Pa, MRC. Sila yung mga binibigyan pansin ng mga third liner. Kaya minsan titingin kayo dito sa most active stocks. Tingnan nyo sino yung mga third liner tsaka fourth liner. Pwede nyo bantayan. Kasi, andun yung mga interest ng mga traders or yung mga institution na malaki bumibili. Si I, 21 million lang, di ba? 50% siya, pero 21 million lang. Parang wala nagbibenta kanina kasi. O kaya siguro maliit. Pero ito yan, si MRC, andito siya. Si Basic, nandito siya. Kasi pa, so, sell si pa kanina eh. Yan. Red si pa kanina. Ingat si Basic. Bantayan lang natin si Basics pala. Actually, wala pa akong entry dito. Entry dito na plan. Kasi, mataas siya masyado. Kung mag-entry ako dito, baka intraday or maghihintay ako ng consolidation. So guys, yan. Huwag basta pasok na pasok. Yan nga natin yung 3 minute chart niya. 17. Ito 17. So constant lang yung taas ni Basic kanina. Consolidate. Bumaba na. Yes,
papasok ka ng maaga, 9:30, 9:57. Ito, nag-ano na siya. 9:57, nag-consolidate na siya. So, entry mo, dito na. Pagka-breakout. So, lagi tayong breakout pumapasok. Mga ilang percent ka pa dyan. So, 12% pa dapat bago siya bumaba. So, kung mag-i-stop ka ng 4%, para mga around 8 to 7% pa yung kita mo dito bago siya bumaba. Okay guys, yan. At yan ang ating FYI stocks for Friday. Quote na tayo, "You will never be happy if you constantly look for what others have." Kung malaki na yung kinita nyo today, satisfied na kayo, huwag na tayong mapupomo dun sa mga nagpapakita ng mga gains nila or yung mga nag-port snap. Makikita niya 30% gain, 40% gain, 50% gain. Huwag tayong maiingit dun. Tingnan natin yung sarili nating process, yung ating sariling growth. Kasi yun, mga magagaling na siguro yun. Or yung iba, nakakachamba. Pero tayo, dapat process-driven tayo. In every market, magagamit natin yung ating system. Kung meron tayong process. Kung meron tayong system. Trade plan natin, mga ganun. Tapos, caution din. Ilang days na lang bago mag-close ang market or mag-close ang taon. Ilang days na lang bago mag-close ang December. Madaming mag-take profit dyan. Para ma- account nila yung port nila or ma-account nila yung kanilang mga journal. So, take profit sila. Mapaganda ng journal. Saka ma-account nila kung gano'ng kalaki yung in-improve nila this year. So, ingat kayo dun sa mga nag-take profit. Baka madami yan in these coming days. So, yun guys. Discipline. Ingat-ingat. Salamat sa panonood guys. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Suportahan natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.